Kelly Nabong, ang bad boy nga raw ng PBA sa ngayon. Saan nga ba siya nag-college? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago ang lahat, pindutin muna natin ang like at subscribe button para updated ka. Hihintayin kita. Jimmy launches it! Kelly Nabong, alam kong kilala niyo naman yan mga kabida dahil sa lagi siyang sangkot sa mga away. Pero kung sa pahusayan lang, napakahusay netong si Nabong. Isa etong stretch big na katulad nila Troy Rosario at Joe Dabanz. Si Kelly Nabong ay nanganak sa Sacramento, California at doon na siya lumaki. Ang tatay niya ay isang American man at ang nanay niya naman ay Pinay. Siya ay nag-aral sa Santa Rosa Junior College at naging coach niya noon ng isang beses si Coach Steve Kerr ng Warriors. Si Kelly Nabong ngayon ay 31 years old na or 31 gulang na may taas na 6'6" na height. Madalas nga siyang gamiting power forward o backup center ng team. Sa mga hindi nakakaalam, taong 2012 ay na-draft nga siya ng Rain or Shine na 17 overall sa second round. At sa araw ng draft na yun, agad din naman siyang TN raid sa Meralco Bolts para sa rookie din ng Bolts. At nakaisang season lang ito sa Bolts. Agad din naman siyang binitawan ng Meralco at kinuha naman siya ng Global 4 Batang Pierre. At eto na nga, maayos naman ang naging career niya sa Global Court. Nakadalawang season siya at sa hindi inaasahan, nagkabigayan etong si Mark Pingris ng Pure Foods. At etong si Kelly Nabong ng Batang Pierre. At hindi na nagdalawang isip ang management ng Global Court na bitawan etong si Kelly Nabong. Agad-agad naman siyang kinuha ni Coach Norman Black. At ayos naman ang naging career niya dito sa Meralco. At muntik pang magkabigayan si Arwin Santos at si Nabong. Pero buti hindi natuloy pa. At nakadalawang season siya dito sa Meralco, nakaabot ng PBA Finals at pinalo nga lang ng Barangay Ginebra. At sa ikalawang season niya throw ball na naman, nakasagutan niya mismo ang assistant coach na si Jimmy Alapag. At binitawan na naman ng Meralco Bolts etong si Nabong. At agad-agad naman siyang kinuha ng Global Court Batang Pierre. Ayos naman ang naging career niya dito. At akala nga natin ay nagbabago na si Nabong. Pero sunod na season, sangkot na naman etong si Nabong dahil nakisali siya sa away. At tinulak niya etong si Ahan Nisi na naging dahilan ng paggalit niya kay Nabong. Siyempre diba, ikaw kaya itulak ng hindi mo alam at muntik pang tumama ang ulo. At pagtapos ng laro, ay binigyan pa ng pagkakataon etong si Nabong. At sunod na laro naman, tumingit na naman ang ulo netong si Kelly Nabong. Mapa-coach man yan o mapa-player man yan, lahat na ata tinalo netong si Nabong. At yun, tinuya na ngang trinade kay Gabby Espinas ng SMB etong si Nabong. At noong nasa SMB na nga etong si Kelly Nabong ay unti-unti na nga siyang nagbabago. At SMB rin ang nagbigay ng kampiyonado kay Kelly Nabong. Oo nga pala mga kabida, kasali rin nga pala etong si Nabong noong Spider-Man issue, diba? At sa sunod na conference niya sa Beerman ay pangalawang champion niya sa PBA. Pero nung kalaban nila ang TNT, may kaunting mind games versus Terrence Jones. Nagustong gusto talaga ni Nabong na magka-history sila netong si Jones. At sa ikatlong conference niya sa Beerman ay ayos naman, at nung pa-quarterfinals na ay may nagsantukan sa practice kung saan sangkot etong import nila na si Wells Santos Tubid at etong mainit na si Kelly Nabong. At sinuspinde na ang kasali sa santukan. At agad-agad namang binitawan etong si Nabong kapalit ang kapwa forward niya na si Russell Escoto ng Northport. At balik ko Global Port na naman etong si Nabong na ngayon ay Northport. Yan nga lang ang career ni Nabong. Akala natin sa SMB na siya ano, maski siguro si Nabong ay akala niya ay doon na siya magre-retiro. Mahusay sa mahusay naman etong si Kelly Nabong kahit nasasangkot minsan sa mga brawl. Pero lamang pa rin ang basketball kaysa sa santukan. Diba mga kabida? Pansin nyo ba mga kabida na ang dahilan ng pag-trade sa kanya ay puro away, diba? Naalala ko dati yung laro niya sa Macau. Nakalimang 3 points siya nun. At marami pa siyang ginawang pagpapakitang gilas sa PBA. Nadadalo nga lang ng emosyon etong si Nabong.
Diba mga kabida? May nakabalita pa ngang nagwala daw ito sa isang mall, at sa sinapak daw niya ang bangko machine, dako alam kung totoo yun, dati pa naman yun mga kabida. At sa ngayon mga kabida ay nasa Northport na siya ngayon. Kailan kaya ulit siya bibitawan ng Northport? Este, joke lang, dito na nagtatapos ang Kelly Nabong story. Mga kabida, like and comment nyo sa baba kung nagustuhan nyo ang video na ta, at huwag mo rin kalimutang i-like at subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang update. Ako si Liga ng mga Bida PH. Bye mga kabida!